Welcome guys, Kabayan Trading Channel. Reviews ulit tayo. Few stocks lang, yung mga may mga potential upside. So, first natin si SSI. First earning season, 106% ang net. So, percentage increase. So, tingin ko, no doubt na dyan na maganda yung business na ginagawa niya from the bottoming na ginawa niya last time. So, ito, na-review ko na to dati guys. Hindi ko napapalitan yung levels kasi, syempre, diyan ko din naman siya titingnan. So karamihan naman ng mga nire-review na ng mga na charts natin is review na lang. So hindi ko na binabago yung bias ko dyan unless na lang talaga may mga massive movement na gumalaw. So first, breaking the channel, napaka-significant sa akin. Tapos ang ayaw ko lang dito, okay, syempre, hindi naman laging positive nakikita ko. Ito, indecision candle to para sa akin, okay, in the resistance area. Nasa resistance level lang guys para sa akin. So, pwede siyang tingnan as minor pero para sa akin medyo resistance yan na ang gusto, syempre, pag if you will put it in context guys, pag halimbawa na succeeding yung angat ng stock, gusto natin walang mga price action na lumalabas na ganito mga candles. Syempre, ang gusto natin progressing. So, kailangan yung mga price action na pattern or candle na nakikita natin is maganda. Okay? So, since nagkaroon ng indecision sa area na to, yan nga, sa area na yan, hindi masyadong maganda yung galaw para sa akin. So, siguro magkakaroon to ng pullback para maganda na rin. Slight pullback, higher low. Okay, basic price action yan. Tapos, tsaka ulit siya magra-rally. Okay. Pero kung mabibreak niya yung mga defense na yan, yung mga resistance na yan, di mas okay na. Okay. Next natin ni si ABA. Ito guys, kay ABA naman, ito. May nasenda na yata ako nito na. Kay ABA naman, ang bias ko nga dito nung una, nasa trend, ano nga siya below trend line. Kasi may nag-share nito sa group na ang bias niya is ang tingin niya is momentum. So, syempre, kanya-kanya tayo napagtingin dyan. So, para sa akin, as long as hindi niya nabibreak yung trend line na yan, hindi maganda sa akin para si ABA. O, earning niya, negative 94%. So, again guys, surface level na itong chinecheck natin. Hindi ito yung deep fundamental checkings talaga. So, as long as na ma... Diyan siya nag-hover, hindi na mababasag yung trend line kung flowing sa plotted resistance level ko, horizontal. So, tingin ko hindi pa malakas yan. Ang masakit dito, pag nag-materialize yung galaw niyan, baka bumaba na yan dyan sa area na yan, okay? Kasi descending triangle yan eh. So, last line of defense niya ito. Pag hindi mag-hold yan, ito tsaka itong 200 EMA. So, para sa akin, napakalakas na defense itong resistance 200 EMA. Pag yan hindi pa rin nag-hold, malamang dito na kukunin yan sa 0.72 or something. Okay? Next natin is si Pip. So kay Pip naman guys, ang ano ko dito, ang pinaka-bias ko dito kasi kay Pip, ano siya, parang gumubuo talaga siya ng head and shoulder pattern. So, hindi agad siya nag-materialize. Although, hindi naman perfect yung mga patterns talaga, guys. Hindi naman siya nag-materialize. So, nagkaroon ng breakout. From itong trend line na to. Nagkaroon ng breakout. Kaso, nagkakaroon na ng resistance sa area na to. So, syempre, may structure tayo nakikita sa area na to. Wait lang. Ito, may structure dyan. So, tingin ko ayun ang nag-negate. Pero syempre, ando positive no, nagkaroon ng recovery. Hindi pa lumalabas yung earnings nito. So, dapat maging mindful tayo doon. Pero kung ready kayo mag-trade na ganitong range, 16%, so good yan. Para sa akin, ha, kung kaya nyo i-trade yung ganyang sideway range na 16%, good yan si Pip. Pero syempre, again, kasi hindi ko masasabi na na downtrend eh. Actually, topping phase yung nangyayari. Ayun yung pagka-interpret ko, nasa topping phase siya. So, pag na-break yan, itong pinaka-resistance na to, itong support na to, so, not so good. Baka dire-diretso na yung pababa. Okay? Next natin is si Green. Okay? Bali kay Green naman, guys. Holding pa rin yung support level niya. So, tingin ko,
hindi pa magmamaterialize to ng maayos kasi after nung double bottom niya talagang hindi na siya nag-recover. So ang bias ko rito is ito, as long na hindi niya nahihit yan, hindi siya umaangat dito sa level na to, ano pa rin ako diyan kay green. So side ano pa rin ako diyan, negative pa rin ako dito kay green. So nasa inyo paano niyo titingnan. Pero parang testing nito ng mga consecutive na support levels niya eh. So kung bago lang tayo, iwas-iwas muna tayo sa mga gantong stocks kay green. Check natin si nickel. Medyo na battered na to. Talaga nabugbog na ng husto to eh. Ayan. So although yung earnings is yan, earnings niya negative 36% nga. Ang positive lang dito na nabanggit ko last time is ito, yung closing niya nitong day na to. Pero syempre hindi ko gusto may consider na good good resistance, although pumasok naman siya sa 50% ng candle. Itong recently na pump na ginawa niya. Okay, so sa mga nakaka-prod ng review ko dati, itong candle na to ay yung mga high spread candle, 50% yan considered ko sa structure. Pero since medyo matagal na, ilang days na yan, months na yan eh. So para na invalidate na yan para sa akin. Again, I'm trading the from left to right, guys. So tingnan natin magiging reaction, pero ang pinaka the best dito is umangat ulit siya dito sa level na to. Okay? Kailangan mabasag niya itong level na to kasi yun yung pinaka natin eh. Ito. Yan yung pinaka area of natin sa resistance. Kasi ang masakit diyan pag umangat yan, baka makapag kayo diyan, baka makapagbang kayo. Okay, baka mag-trunch buy kayo rito. Pero ano to eh, tandaan nyo guys, nasa downtrend to stock na to. Ay nasa trend transition pag going downtrend. So baka mag-retrace lang, pull back, tapos yung dire-diretso na ulit pababa. So ingat-ingat tayo sa paghawak ng stock, guys. Pasok na yung blue chips, si JFC. Masyado na nabasag yung support nito. Ayan. Although meron naman siyang support level sa area na yan. Ako sabi ko nga, yung pinaka last line of defense ko rito is ito. After niya pumasok sa 200, kung talagang aabutin niya yung 200 mark. Personal talaga 200 ako dito eh. Medyo overpriced sa akin si JFC. So yun ang personal view ko yung guys. Depende pa rin sa inyo kung saan nyo, kung paano nyo siya titingnan. Tapos ito is yung pinaka support na pinaka resistance zone natin. So ayun na yung ito yung initial kasi na range na ginagalaw niya recently, tapos yung nakandabasag-basag na yung support niya. Tapos yan, last line of defense, pag hindi nang materialize yan, siguro sa 200 mark na ako titingin. Wala nang doubt diyan para sa akin. 200 yan ang last line of defense ko. Okay, next natin is si FLI. Halos wala naman dun yung pinapakita masyado si FLI. So yan, ang gusto ko kasing makita dito kay FLI sana is mag-cross yung yung golden cross pattern. Yung gusto ko makita kasi, ba't ko ba nasabi yun? Kasi gusto ko yung ginawa niyang jump, okay, ng movement upside movement from this bottom, okay, pataas. So nag-cross siya ng higher low. Kaso ang problema dito is hindi niya mabasag itong area na to. Okay? Yan, hindi niya to mabasag eh. So gusto ko mabasag yan initially. Tapos ito para sa akin napaka minor na lang nito. Ang tingin kong haharang na matindi dyan, ito na. Okay? So pero pag yan, nag golden cross, na hold niya yung MA ground niya, okay? Above MA, so tingin ko mas magiging maganda yung laro kay FLI. Okay, next natin is si Meg. Blue chips. Yun nga, okay yung earning. Kaso nag-hover dito. Sa pinaka fast analysis, as long as na ma-hold itong zone, good sa akin yan. Pag hindi niya, pag yan bumagsak pa dyan, so alam na natin. Okay, yung potential down niya is from 4%, almost 4%, maximum is 9%. So kailangan mag-hold yan, guys. Okay, last up natin si pasok tayo ng SLI. Ito, nag-trend transition from uptrend to downtrend.
So hindi pa naman siya ganun na talagang ano. Kaso nga, ang pinaka dito is, pinaka gist dito is, ito yung pinaka recent higher low na binasag niya. So trend transition na yan. Pero nag-hold to. Okay? As long as na ma-hold yan, baka magkaroon ng ano pa ng mga potential upside kahit maliit lang, okay lang yan. So 6% until maximum 10 to 10% ko na lang siya titingnan. Kung ako nga hawak ng stock na to, kung ako gusto siyang laruin. Okay, so yun lang guys, nakakuha kayo ng value. Pasensya na sa background kasi nasa floor tayo, nasa labas tayo. So yun lang guys and God bless.